baboy, pineapple, fig beets. Nalagyan din po natin siya ng sibuyas after. Ang panggisa po natin is bawang, ang laurel, at ang patatas. Let's go out and be wild, do it while we can. Tainitin natin ang kawali. Since ang baboy natin is napalambot na siya, didiretso na natin siya sa gisa. Ikikisa na natin siya. So medyo mainit na. Lagyan na natin ang ating garlic. At madilim. May flash naman to. Ang ilaw habang nagre-reto. Next is eto na. Nalagyan na natin yung napalambot na baboy. Medyo tumatas eh. Kaya medyo layo-layo po tayo. Aray ko ba? Yan, nagisa na natin siya. So, lalagyan na natin siya ng toyo. Sila, matanda ka dyan. Silaan mo kaya nga kapoy mo na. Hindi na kapoy. Yan guys, lulutuin lang natin siya sa toyo ng 5 minutes. So, lalagyan na natin siya ng suka. Pero konti lang kasi maglalagay pa tayo ng tidbits. Kasi yung sabaw nun, isasama na natin. Sinalagay na natin itong laurel. Si Jose. Si Jose. Si Laurel. Ah. Ay. Yan, isa lang. Medyo marami na pala ito. Para may kumakamit. Sinalagay na natin ang patatas. Yun. Lutuin lang natin yung patatas. So, ayan na po. Luto na ang ating ang ating patatas. Ayaw mahulog. So, ilalagay na natin ang tidbits. Pati yung sabaw niya kasi make natin yung matamis-tamis para hindi na tayo maglagay ng asukal. Pero kayo, kung prefer nyo yung adobong talagang matamis, pwede naman.
Kaya rin yung palagyan siya ng asukal. So, pakakulin lang natin siya in 1 minute. Nilalagay na natin ang final recipe na sibuyas. Ayan na ang ating adobo na nakaserve. Alam mo, alam.